Yo, what's up mga kabatak? Sweet Shape Motovlog here. Welcome to my channel. So, ayun, dala pa rin natin itong Suzuki Jigsaw 155 Fi ni Sir Fred. Shoutout Sir Fred, maraming salamat pa rin sa pagpapahiram nitong iyong napaka-poging Suzuki Jigsaw. Napaka-angas talaga, sarap i-drive mo. Yeah. So, ayun mga kabatak, ang pag-uusapin natin ngayon is tungkol sa pag-motovlog. Yung basic tips ng pag-motovlog ano. So ito ay para sa mga aspiring motovlogger. So karamihan ngayon mga kabataan no, madami nag nagmo-motovlog. So yung iba hindi naman tungkol lang sa pera para kumita, kaya nagmo-motovlog. So yung iba katulad ko, ine-enjoy ko na lang muna. Lalo pa at small channel lang naman tayo, no? So sa sobrang small ang channel natin, gatuldok lang ng ibang mga motovlogger na maraming subscribers, ano? Yung. So yun, kung gusto mo rin akong i-subscribe, subscribe mo na yung channel ko. Paki-hit na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Yo. So itong mga sasabihin ko mga kabatak is yung basic lang talaga para sa mga nag-uumpisa pa lang sa pag-motovlog ano. So ang una dapat na meron ka kabatak. Ito hindi lang ito sa sa pag-motovlog, para din sa ibang mga rider. So unang-una diyan dapat meron kang lisensya. Kasi napansin ko yung iba, lalo na sa mga rider ano, yung mga bago pa lang sa mundo ng pag-motor, nauuna nilang kunin ay motor bago pa yung lisensya. So baling mali yun ano. Dapat kung kukuha ka ng motor, may lisensya ka na muna. Oh yes daddy! Bakit kamo? Kasi unang-una dyan, dala mo yung motor, tapos may checkpoint, wala kang lisensya. So violation na agad yun, may violation ka na agad. So sa part na yun, maling mali ka nun. So dapat muna talaga is meron ka na muna lisensya bago ang motor. So hindi lang sa motovlogger no? Para din talaga sa mga bagong sasabak sa pag-motor. At yung sunod naman dito mga kabatak, ito talaga basic na lang talaga. Siyempre motor. Kapag motovlog ka, dapat naka-motor ka. Kahit anong unit ng motor yan, mapabig bike man yan, scooter, dirt bike, yan. Kahit ano, basta motor. Yan. Kahit naman kasi kung mag-motovlog ka, is bike. So hindi na siya motovlog. Yan. So basic na basic lang, motor. Tapos sunod mga kabatak, syempre helmet. Quality na helmet. So yan. Kung mag-invest ka ng helmet, syempre, quality helmet na rin. Kumbaga, for safety naman agad yung isipin natin. Syempre, bumotovlog tayo, karamihan yan, long rides, syempre, gagawa ka ng mga content, pabiyahe ka ng malayo, so, for safety na rin yung full-face helmet. At syempre, yun nga, quality. So, madami dyan mabibiling quality na helmet, pero budget meal lang, ano, napakamura. So, hindi ko na isa-isa eh. Pero madaming mura dyan na quality helmet. So yun, so ito yung number one na natutunan ko mga kabatak ano, sa camera yun. So dito is camera ano. Mag-invest kayo ng napakagandang camera. Hindi ko naman sinabi na mag-invest ka eh GoPro agad yung bibilin mo. Hindi ganun. Wag agad kasi medyo may kamahalan yun. So marami namang mabibiling murang action cam, pero quality yung mga action camera ano. Yan nga, katulad ng SJ cam. Shoutout SJ cam. Baka yan naman. Yan. So halimbawa SJ cam 4000 air. So mura lang yun. Napakamurang action cam nun. At yung kanyang video quality is napakaganda. So wala akong masasabi dun sa SJ cam 4000 air. So napaka-budget nila para makagawa ka na rin ng magandang content ano. Kasi ang pangit naman kung bibili ka ng napakamurang action cam tapos magmo-motovlog ka, so pangit yung video quality ano. So ang number one pa naman na tinitingnan dyan ng mga viewers
is yung quality ng video, no? Syempre para mas ma-entertain sila. Ayun. So ako, nagsimula ako sa action cam na yun nga, yung mga mumurahin lang. So nagsisi din ako sa bandang huli kasi kung alam ko lang naman na may ganung mura pero quality na action cam, hindi na lang sana mabili ko. Kasi wala pa rin naman ako idea dun sa pagdating sa mga action camera eh. Kaya yun. Tapos yung sunod mga kabatok, syempre yun nga, meron na tayong lisensya, meron na tayong motor, meron na tayong quality helmet, at meron na tayong action camera. So yung sunod, chin mount. So pagdating sa chin mount, napakaraming chin mount na lumalabas na like Telesy, GRX, and mga ganong klase ng chin mount. So tips lang mga kabatok ay no. Kung nagtitipid ka talaga, kung nag-uumpisa ka pa lang sa pag-moto vlog, gamitin mo na lang muna is yung accessories na kasama sa iyong action cam. So katulad ko, ngayon, syempre nagtitipid pa rin naman ako. Ang gamit ko pala ngayon mga kabatok is yung strap na galing sa action camera, no. So ayun mga kabatok, tingnan nyo. So ito lang yung ginamit ko, yung strap. So naka-clip lang yan dyan. Tapos yung mount, pang helmet, yan. Didikit ko lang. So napakatibay na rin siya. Tapos hindi na rin umaalog, ano. So safe na safe din yung camera mo, hindi siya basa-basa malalaglag. So DIY na lang muna. Pero kung may budget ka rin naman, invest ka na rin ng chin mount para mas okay. Pero ito para naman doon sa mga nagtitipid din. At yung mga gusto rin talagang maging isang motovlogger. So yan, may chin mount na rin. So yung sunod mga kabatak is sticker, ano. Yung sticker naman mga kabatak, depende naman sa inyo yan kung magpapagawa ba kayo. Optional naman kasi yung sticker. Kasi merong ibang motovlogger na hindi naman gumagamit ng sticker, ano. Like si Broga, ano. Si Idol John Norris. So wala siyang sticker, pero motovlogger siya. Hindi naman eh, depende nga sa inyo mga kabatak kung sticker kayo. So yung sticker naman, ang tulong naman niya is para mabilis kayo ma-recognize ng ibang mga subscribers nyo. Para may bigay din kayo. Siyempre, para sa mga subscribers, yun din yung mga nagpapasaya sa kanila yung sticker. Yun. Pagka meron sila nun, na galing sa inyo. Okay. Yun. Tapos sunod yun mga kabatak, quality content. Ayan. So automatic naman yun mga kabatak, ano, may YouTube channel naman kayo, gusto nyo naman talaga mag-motovlogging. Ayan. Sigurado naman, nagagawa na kayo ng YouTube channel nyo. So napakadali naman nun. Basic na lang din naman yung pagagawa ng YouTube channel. So ang gagawin nyo na lang talaga mga kabatak is yun nga, quality content, ano. So pagdating naman sa content mga kabatak, make sure na hindi nyo lang kinuha yung content na yan or ginaya nyo lang. Mas maganda mga kabatak kung gagawa kayo ng content is yung pinag-isipan nyo din o sariling gawa nyo yung content, ano. Hindi yung kinuha nyo lang tapos nare-upload nyo, ginawa-gawa nyo na lang. So madami magagawang content, bigay kayo ng mga tips, mga DIY, yan. Katulad itong ginagawa ko, isang tips para sa mga aspiring motovlogger, ano. So napakaraming magagawang content mga kabatak. Mas maganda kung makakatulong din sa ibang mga motovlogger or sa mga kapwa riders na bumabiyahe araw-araw, ano. So malaking tulong yan, makapagbigay ka ng tips sa kanila. So katulad ko ngayon mga kabatak, ano, ang pag-motovlog ko is hindi dahil sa para kumita ako. So ito kaya ako ginusto kasi ine-enjoy ko siya. Nag-enjoy ako sa bawat biyahe ko, ano. O kasi yung tipo ng rider na siguro gawaan din ito ng ibang mga rider, ano. Na kapag long rides o kahit mga short ride lang, eh pasipul-sipul sa loob ng helmet, pakanta-kanta, nagsasalita mag-isa. Yun, hanggang sa yun nga, pumasok na sa isip ko na parang asarap mag-motovlog. Lalo pa at marami tayong kapwa motovlogger, lalo na dito sa Oriental Mindoro. So shoutout sa Mindoro Moto Squad. So sila yung mga solid na motovlogger din na
nagpapalakas ng ating determinasyon sa pagbuo ng vlog. At syempre, kaya rin na rin ako nakarating dito sa mundo ng pagbumoto vlogs dahil na rin sa inyo mga kabatakano, sa mga solid na nag-subscribe sa aking channel. So kung nanonood ka, kung pinapanood mo to, maraming salamat sa iyo sa pag-subscribe mo sa aking YouTube channel. Thank you very much! Sobrang solid, maraming salamat sa inyo mga kabatakano. At yun nga, hindi ko rin naman to magagawa kung wala kayo, no? Kaya nakarating na rin ako dito sa puntong ito. So ayun lang mga kabataan, no? Mga basic tips lang naman yun about sa pagmamoto vlog para din naman makatipid. So kailangan mo lang naman talaga is lisensya at yun nga, quality helmet. So hanggat maaari, full face helmet yun, para safe talaga. Action camera, tapos yung chin mount. So hindi mo naman kailangan ng chin mount na mamahalin, ano, kahit yung mga strap na lang ng accessories ng camera, okay na yun. Kunting DIY lang yan. Tapos syempre sticker, optional, pwede ka magpagawa or pwede rin hindi. At quality content na sarili mong gawa, no, mga kabata. So basic na basic lang yan. Enjoy mo lang yung pagmumoto vlog. Huwag mo muna isipin na kikita ka, huwag kang masyadong magmadali. Kasi darating at darating din naman yung time na dadami rin naman yung subscribers mo, marami din naman yung manonood sa'yo. Basta enjoy mo lang yung mga ginagawa mo. Kasi lahat ng pagtsatsaga, ayun nga, basic na rin itong sasabihin ko, may nilaga. Yun. So, ayun, hanggang dito na lang muna ulit mga kabatak. Maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa pagsama sa akin. So shoutout ulit Sir Fred, maraming salamat sa pagpapahiram nitong iyong Suzuki Jigsaw 155. So talagang na-enjoy ko tong iyong motor, ano? Napakasarap talagang i-drive. So see you on my next vlog mga kabata. Stay safe, ride safe. Sweet Chip Motovlog signing out. Peace.